Good morning! Welcome back to Mila's Kitchen. Ngayon gagawa po tayo ng napakasarap na dessert, ang ubi bread pudding nano bake. Pero kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, bago po tayo mag-start, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated sa mga bago kong upload. So ito na po, start na tayo agad. Kailangan ko po ng 7 slices po ng bread. Pero po, small lang po yan na slice bread na nabili ko lang po sa bakery ng 15 pesos. Yan, hinati ko lang, 7 slices lang yung gagamitin natin dito sa ubi pudding natin, bread pudding. Yan, ilagay lang natin. Then, ilagay natin yung 2 cups ng tubig. Yan, 2 cups. Blender po yan na hindi naman ganun ka heavy duty kasi malambot naman po itong tinapay. Ayan, i-blend ko muna yung tinapay. Ayan, so na liquid na siya. Ilagay ko na po yung condensed milk na ubi flavor. So, sa magtatanong po, Alaska po yan. Pero may iba pa pong flavor niyan. Kahit anong flavor naman po pwede. Then, ilalagay ko na po yung halaya ube. 3/4 cup na lang yung natitira kong stock dito. Kaya, ito lang yung ilalagay natin dito sa gagawin natin bread pudding. Sinagamit na natin yan ng mga nakaraan natin yung ano, mga recipe. Then, i-blend natin ulit. So, napakasimple po nito. 5 ingredients lang yata yung ginamit natin. 5 ingredients. Makakagawa ka na po ng napakasarap na dessert na di mo kailangan na magkaroon ng oven para makagawa ka nito. Ayan. Pinuhin lang po nating maigi. Mas maganda po kasi kung napakasmooth yung texture ng magagawa nating bread pudding. So, ayan, tapos na po tayo. I-set aside po muna natin yan at kukuha tayo ng saucepan. Yan, nilagay ko po dyan ay jelly powder. So, any brand po, pero yung ginamit ko po ay Mr. Gulaman na jelly powder. Then, ipupour natin dito yung blended natin na bread kasama yung iba pang ingredients. Ayan, ihalo ko lang yung jelly powder. So, wala akong nabili na kulay ube na jelly powder, kaya white na lang yung binili ko. So, ayan, ilahat na natin. At haluin lang natin para matunaw yung jelly powder. Actually, tunaw na din agad siya kanina. At isalang na natin sa low heat na apoy at hanggat sa mapansin nyo na lumalapot na siya ay pwede na siya kaagad ahunin at ilagay sa baking pan. Ayan siya, so pwede na to. Pagka ganito, ready na siya para ilagay sa paghuhulmahan natin. So, kahit ano naman po na heat resistance, pwede mong gamitin. Kung meron ka dyan na yung glass na mga heat resistance, mas maganda po doon para kitang-kita mo yung ano, yung ganda ng nagawa mong ano, bread pudding. Diba, napakadali at napakasimple lang po, pero ma-amaze ka sa lasa nito pagka natikman. So dito ko siya ilalagay sa ano, sa pang-loaf bread na hulmahan ko. Kasi wala akong mga heat resistance dito na ano na pwedeng paglagyan. Ay,
Ayan, kailangan ko ng bilisan kasi nabubuo na siya agad. So, hindi mo po pwedeng hindi agad to ilagay sa ano, sa paghuhulmahan mo kasi ayan, kagaya ng nangyari po sa akin. Ay, natutuyo na yung ano natin, ubi natin. Ayan. At pagkatapos po nito, i-rest ko lang po siya ng mga ilang minutes, 1 hour. Kasi ang tagal niyang, ano, ang tagal niyang lumami. So, i-rest ko lang siya ng 1 hour. And then, ilalagay ko po siya sa ref. Kahit sa chiller or saan, i-chill muna siya natin ng 2 hours. Then, after 2 hours, pwede na natin siyang kainin. Yan. Ganyan yung itsura. At ito na nga po, after 2 hours, na nilagay natin siya sa rim. Ito na siya. Isalin natin dito sa plate. Ayan, di siya dumikit kasi non-stick po yung ating ano, non-stick yung ating lutuan. Ay, baking pan. At islice na natin. Ayan, oh. Wow, napaka, ano, napaka soft niya. At isalin natin sa plate kung saan tayo magtitikiman. Ayan, dahan-dahan talaga kasi ano siya, madulas. Diyan ka lang ha, huwag kang maiinip kasi nasa likuran, nasa ulihan po ng video na to yung ingredients, yung kumpletong sukat ng ingredients na kakailanganin mo para makagawa ka rin ng ganito ka sarap na dessert. So dessert po talaga siya kasi matamis po siya. Kung bawal po sa'yo ang matamis, siguro half lang po nung ano, half lang nung condensed milk ang ilagay mo. Ako kasi inubos ko, di ba? So, kung bawal sa iyo ang matamis, kasi ito po talagang ginawa ko, matamis talaga 'to. Kasi 'yun, nakita niyo naman kung isang gaano karami isang buong gatas tas konti lang. So, at ito na po ang judgment, magkakatikiman na tayo ng ube. Ayan. So, napakasarap po ng nagawa nating dessert ngayong araw na 'to. So, sana po matry nyo din. Ito po yung mga ingredients. 5 ingredients lang po. Meron ka ng napakasarap na dessert. So, yun. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.